Jesus getraut, aber abang ilo. Dakilang biyaya, nakikinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabing. Ang lahat ay lulubot. Jesus, ikaw lamang ang pag-iwot. Ang lahat ay magsasabing. Jesus, papupurihan ka. Purihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay lulugod. Jesus, ikaw lamang ang pag-iwan. Okay pa tayo magsaya. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasaya. Papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay lulugod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay lulugod. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Naramdaman po namin kung gaano kami naging masaya sa araw na ito, oh Diyos. Dahil kami po ay iyong pinalaya, kami po ay iyong pinatawad, Panginoon, at ngayon, Panginoon, kami iyong pagpapalain, oh Diyos. Muli't-muli, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, wala ka ngang katulad, oh Diyos. Wala ka ngang kapantay, Panginoon. At patuloy po naming aangkinin, Panginoon, ang iyong kabutihan para sa amin, O God. Hallelujah, Jesus, O Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah, Jesus, O God. Tunay nga, Panginoon, na kulang ang aming awitin. Awitin po.
langit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko pa lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Hallelujah. Lord, tunay nga na wala kang katulad, Panginoon.
Wala nang hihigit pa sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, wala nang papantay sa iyo, O Lord, sa bawat araw na iyong ginagawa sa amin, O God. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita, dalangin po ng bawat isa sa amin na magkaroon po kami ng pusong nagpapasakop sa iyo, O Lord. Pusong makikinig, pusong magpapagbigay unawa sa amin sa salita na nais mong ipagkaloob sa amin sa umagang ito, O God. Kaya nga po, Panginoon, sa pagsasalita ng aming pastor na si Pastor Rudy, dalangin ko, Lord, ko po ang manguna, mangusap, magtalaga nga po, Panginoon, ang bawat bigkas ng kanyang mga salita ay tunay nga nagmula sa iyo lamang, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay patuloy naming ibabalik sa iyo sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Lord, thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Good morning, everyone. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Good morning, po. Praise God. How are you this morning? Amen. Sound, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus is on. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good morning. Good morning, everyone. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sandali lang po. Amen. Praise God. Hallelujah. Testing po yung ating sound. Glory to God. Hallelujah. Amen. Did you hear me now? Did you hear us? Hallelujah. So again, good morning everyone. Happy Sunday. How are you this morning? Kumusta po kayong lahat? Hallelujah. Are you excited this morning that you are here in the house of the Lord? Amen. 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 Fellowship with Him this morning. Praise God. And I hope that everybody is blessed and ready to listen to the word of God this morning. Amen. Hallelujah. Again, I'm Pastor Rudy and we are the Commission for Christ Fellowship. Doon po sa nanonood po sa atin sa ating online service. Hallelujah. We are located here at 6678 Mission Street, Delhi City, California. We are full gospel. Wala po tayong dinadalang anumang reliyon. We preach purely the incorruptible word of God in our midst. Praise God. So wala po tayong dinadalang anumang reliyon. Don't worry that you are attending in our church because wala po tayong sasalihan na anumang reliyon. Tayo po ay full gospel. Hallelujah. Praise God. What happened? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Did you hear me now? Medyo, meron po tayong konting hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Amen. Amen. There you go. Hallelujah. And before I would like to give, to greet those people who are faithfully watching on us every Sunday on our online service. Hallelujah. Let you know that we care. Amen. Yung pong ating ginagawang service every Sunday, ito po ay nakakarating sa iba't ibang dako ng mundo.
And the reason why we have this is because our service is online. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang lugar. Hallelujah. And that's why I would like to give an opportunity to greet those people who are watching on us every Sunday. Let you know that we care. Hallelujah. We really appreciate watching on us and let you know that we are praying for you, mentioning you in our prayer. Amen. And I would like to mention the name of those watching on us every Sunday. And again, there are Marbic Victoria Borja, nanonood po siya sa atin, Nelly Pascual Subia, of course, Manuel Repiso is faithful watching on us, Teresita Rivera, amen, si Manang Maring, hallelujah, Dali Enriquez, also watching on us every Sunday, Richelle Valenti, Betty Pontamillas, Marisa Lozano, Joben Jaro, Amy Sena, Esther Navarro, of course, Esther Tess Garcia at home, amen. Also, Teresita Aninag, she's in Sacramento. Jelian Cortez, hallelujah. Those are people watching on us every Sunday. And many more who is watching on us every Sunday. God bless you all. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Our prayer is that we will become a blessing for you, hallelujah, that we can share the goodness of God and experience the miracles and healing, deliverance, wherever you are. Hallelujah. And this gospel of the kingdom will be preached all over the world. Amen. According to Matthew chapter 24, verse 14, sa mga huling araw, ibabahagi po yung salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Amen. Why? Because God is coming very soon. All the signs that been given to the book of Matthew 24 is already done. It's happening right now. So no doubt that the Lord is coming very soon. We don't know when, but the Lord said they give us a sign of His second coming. Amen. And that's why all the things that happening right now, amen, God give us free air to breathe. Hallelujah. But Satan put us masks. Hallelujah. Hindi po tayo makahinga ng maayos. Ano po? But praise God. Yan po yung palatandaan ang Panginoon ay malapit na bumalik. Again, I would like to welcome Sister Maribel Laya. Hallelujah. Praise God. Welcome sa ating first time I see you. Amen. And also Gomer is here. Gomer, mga natatrabaho kay Sister Vilma. Hallelujah. Praise God. Welcome sa Commission for Christ Fellowship. Amen. And We are going to continue our topic. We're talking about rise up our expectation. Yan po yung ating mensahe last time. And I hope those people who are here last week, that is our message, you know, raise up our expectation. Hallelujah. How many of you expect something? I know that every one of us expecting something, either good or either bad, you know, and that is what we are. But before that, you know, let's bow down and let's pray. Father God, once again, Lord, as we come to you, oh God, this morning, Lord, let your name be glorified this morning. Let the power of the Holy Spirit freely move in the midst of us. Take control of our service, oh Father, Lord. Lord, hawakan mo ang aming serbisyo ngayong umaga. Let your power be flow in the midst of us. Lord, touch the heart of your people, even to those people who are watching on us on our online service. Lord, bless them. Abutin mo po sila, Panginoon. Makarating sa kanila yung tunay na pagpapala na nabubuhat lamang sa iyo. Maranasan namin, O Diyos, yung biyaya, yung himala, Panginoon, ang pagbabago sa aming buhay. Because Lord, you are the Lord of this church, Lord. Ikaw po ang aming itinataas, walang ibang pangalang Jesus. The name above every name. Hallelujah. That name, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. And Lord, bless your people. Bless our service this morning. Be with us in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Last time we talked about the God of hope. Amen. How many of you remember that message? He is the God of hope. And that is what the Bible says. Ito po yung sinasabi sa atin ng Biblia. He is the God of hope. Now, what is the meaning of hope? What is hope means? Hope is a confident expectation.
It's also defined as an eager anticipation that something good is going to happen. Okay? Something is good is going to happen. Not something is bad that's going to happen. Ano po? So, because nowadays, there's a lot of expectation nowadays. You know? That the one that take place in our life. Nowadays, that's why pandemic and there's some humor that we're going to be closed down again. You know? And that's are the humor. You know? And a lot of people expecting something beyond that happening. You know? And that's why I said expectation, it will come either good or either bad. And it depends on us. But if we take the word of God, if we take what the basis of God in the word of hope, then hindi po tayo maaapektuhan ng anumang bagay na maaari mangyari sa ating buhay. And I say, let's hold fast on the truth. Because God wants good things taking place in our needs. Why? Because God is a good God. Amen? God is a good God. How many of you believe that God is a good God? Amen? Everything that does is for our own good. Amen? Because He loved us. You know? He loved us, no doubt. You know, and I heard some, a lot of people says, really? You know, some people say, really? I don't feel it. I don't feel He loves me. I have so many troubles in my life. How can I say that He loved me? You know, well, first of all, you know, He died on the cross for us. Remember that? God died on the cross for us. And being God, He is the creator of the universe. Hallelujah. He chose to become man to die on our behalf. Hallelujah. And gave us eternal life. Amen. And that is what how God He loved us. I know He gave us freedom to choose. You know, you choose life or you choose death. There are two choices in this world nowadays. You know, people choose life, and a lot of people nowadays, some people choose death. You know, they don't know who God is in their life. And that's why we are so blessed to those people who are here this morning that you choose life. Amen? Pinili po natin yung buhay. And in this world, we have an adversity. Meron po tayong kalaban. Meron tayong adversity, which is Satan. They call it, the Bible call him the thief. Amen? The thief magnanakaw. Yung magnanakaw ay dumarating sa ating buhay when the time that we don't know. He is still something, you know. The Bible says he come to steal, to kill, and to destroy. But also he said in John chapter 10, verse 10, said I have come that you may have life and that they might have it more abundantly. Hallelujah. Ang Diyos ay naparito para tayo bigyan ng magandang buhay. Amen. He came here to give us life, to give us hope. And that is what God did. He want to do big things. Amen. He want to do big things in our life. Gustong gumawa ng Diyos. Gustong kumilos ng Diyos sa buhay po ng bahat sa po sa atin. Amen. And but you know, we need your cooperation. He need your cooperation that we need to continue to believe and expect good things from Him. Amen? And that's what God wants. We need to expect good things, not bad things. Okay? I just want to make sure of that. Kasi maraming bagay na pagka hindi natin alam yung tunay na kahulugan ng hope in our life, most of the time we go on the bad things. Because that what He wants to us, you know, to have good life. So let's open our Bible in the book of Acts. In the book of Acts, and it's about Peter and John. We're going to talk about the life of Peter and John on that man, a lame man, isang lumpo, who is in the gate called Beautiful. Okay, and we contact with a man who was lame. Lumpo since his mother's womb. Mula nung ang taong ito ay pinanganak, siya po ay isinilang na isang lumpo. Okay, in the book of Acts chapter 3, if you have your Bible with you, open our Bible in Acts chapter 3, verse 2, ang sabi ron, and a certain man lame
from his mother's womb was carried, okay, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. So, I'm just trying to imagine the scenario of this story. It's about the man who has been born paralyzed. Isa siya pong lumpo mula sa kanyang pagkasilang. At ang taong ito ay dinadala doon sa harapan ng temple. Every morning he was there asking, begging for alms. You know, I just remember when I was young, and me and my mother, we always go to the Kiapu Church to attend Sunday mass in there. And in front of the door, you know, they always have that beggars that asking, and sometimes hinihila pa yung damit ko and mga ano dun eh. So I just found out that it's biblical. You know, it's not only happened in our time, but it's also happened during the Jesus Christ time. So it is biblical. So this lame man was carried daily in the temple to ask alms. Alms is a money or food given freely to the poor, and that is the alms, okay? So Jesus went through the same gate many, many times, okay? So maaring si Jesus ay dumaraan doon. I'm just trying to imagine in the front of the church, you know, that church is busy, mostly in Kiapu Church, if you've been there. I've been there many times before. And there's a lot of people that coming in, coming out. There are some people that mayroon pang mga manghuhula, you know, manghuhula, may mga natitinda ng candle. You know, those are busy place. And there's some beggars on front of that door. And every time that Jesus went through on that gate, it might be Jesus just passing him through. Nadadaanan lang ni Jesus itong lumpo na ito. And this same lame man never get healed. Hindi po siya nagkaroon ng kagalingan. You know? Why? Because maybe he never expected it. Maaring ang taong ito, isang lumpo, na hindi siya umaasa na siya ay gagaling. There's no hope. It might be he never recognized Jesus was. You know? Now, on the other story, if you know the story of the blind Bartimaeus, if you read the Bible, you know the blind Bartimaeus in the book of Mark chapter 10 verse 43-46, you know, he approached different way. Kakaiba ang kanyang pag-approach kay Jesus. You know, when he heard Jesus was nearby, he began to shout. You know, I can imagine this blind Bartimaeus. He is blind for so many, many years, for so long. And I was thinking that, you know, being blind, it's hard to live that life that you cannot see nothing. Maybe he's tired of being blind. You know, he's been blind for so long. You know, it's just like a living dead. You don't see nothing. No, because he's blind. When he heard Jesus nearby, nung nabalitaan niya na si Jesus ay naroon sa kapaligiran, he began to shout. And he shouted, "Master Jesus, have mercy on me." Amen. Why did he start shouting and he heard, you know, why did he start shouting? Kasi nabalitaan niya ni si Jesus is right there nearby on that place. So siguro sa kanyang pagkakala, this is my time na tayo, na siya ay makakitang muli sapagkat nabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling. So because apparently he had heard that Jesus had healed other blind men to see hope through Jesus. Nagkaroon siya ng isang panibagong pag-asa. Bagang sa kanyang buhay, he is tired of being blind and this is the opportunity that maybe Jesus can recognize him, that he can heal him. And that's why he shout. You know, he tried to get the attention of Jesus Christ. He built hope. Nabuo sa kanyang puso yung panibagong pag-asa. He built expectancy. Amen. Nakunawa niyo para mga na-recognize ba yung aking sinasabi? Being a blind man, he started to develop a hope, panibagong pag-asa, because he knows that Jesus is right there next to him. Just by the fact that Jesus was nearby, amen, and the chance that they might be get healed
get the attention of Jesus and healed him. Amen. And that is what the scenario. So Jesus, by the fact that he was nearby. Amen. Well, as you know that this Bartimaeus was a blind man. Alam po natin na si Bartimaeus isang bulang. He could not even see, you know. He was in the distance with Jesus. And to get his attention, he need to shout. You know, sabi niya, siguro sinasabi ni Bartimaeus, ito na ang pagkakataon ko, gagawin ko lahat ng paraan para mabigyan ako ng attention to Jesus. So he shout and he can see the eagerness of this man. Nakita natin yung eagerness ng taong ito. The chance of expectation for him to receive healing from Jesus and get his attention. Amen. So, he shouted. Ano po sabi ng tao ito? Sinisigaw ng tao nito ni Bartimaeus? Jesus, Son of David, have mercy on me. You know, just the fact that he had hit him. And through he did not see Jesus yet because he is blind, but because that he heard that Jesus was near and created hope and created expectancy in his life. Amen? Nagkaroon ng panibagong pag-asa. Why? Because na, yung kanyang pagkakadevelop ng kanyang pag-asa, panibagong pananaw, ay sapagkat naroon si Jesus. And of course, I can imagine all the people around him, you know, that feel the annoying to their ears for this man because he's shouting, trying to get an attention of Jesus. Pari sinasabi ng mga nasa tabi niya, shut up! Tumigil ka! Leave him alone! You're too loud! You know, and the Bible says that Bartimaeus shouted even more louder. Mas lalong malakas ang ginawa niyang pagsigaw. Why? Kasi nandun yung kanyang hope that he might hope that Jesus will get his attention and heal him. So what Jesus attracted to this man, to this Bartimaeus, is not his loud voice that he shouted. It was the hope and expectation that had come to Bartimaeus. Amen. Ang naging attention ni Jesus ay hindi yung kanyang pagsigaw, kundi nakita ni Jesus yung kanyang hope na nagkaroon siya ng panibagong pag-asa sa kanyang buhay. And the result is just hearing that Jesus was nearby. Okay? So ito yung panibagong pag-asa. So maaring, kaya nga sabi ko, maaring sa ating buhay, marami tayong iba't ibang karanasan sa ating buhay. It might be, some of us might be on that time na tayo pa ay parang gusto nang mag-give up. Pero God want to see hope in the life of each of individual of us. Meron po tayong pag-asa. Sabi nga, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, we have hope. Amen. We have hope because Jesus is our Lord. Okay? On the other hand, on the other side of the story, balik tayo doon sa kwento na una nating binanggit. If you notice that the Bible says that Jesus walked through to the gate several times, yung ating unang istorya, no? And I'm sure while he was still on the earth, you know, but why did this man whom they laid there daily, siya po ay naroon araw-araw, dinadala ng kanya mga, siguro maaring ito yung mga kamag-anak niya, dinadala siya every morning to receive, to ask for alms. Why did this man did not get healed on the first place? Bakit po hindi siya nakatanggap ng himala ng kagalingan? Why this man did not get healed? It's because he did not demonstrate any hope. Amen. Hindi siya nagkaroon ng pag-asa. Amen. Hindi siya nag-interest ng panibagong pag-asa, hindi katulad ni blind Bartimaeus. So he did not demonstrate any expectancy in his life. And Jesus is not going to force healing to anybody. Hindi po pwedeng i-force ni Jesus. Kung ikaw mismo ay hindi ka nagkakaroon ng hope. Paring iba sa atin, meron tayong mga pinapanalangin na karamdaman. Subalit kung wala yung ating hope o yung ating expectancy na tayo po ay gumaling, God will not give it to you. Unless you like this kind of man, Bartimaeus, that he longing
to get the attention of Jesus because he developed a new hope in his life. Amen. And but notice when Peter and John came by on that story, and they were about to get in on the temple, and he began asking alms from them. You know, nung makita ng lumpo na ito na sila Peter and John ay dumarating, he start asking for alms, and he knew that they were a disciple of Jesus Christ. Now, all of a sudden, he's expecting something when they find out that they are nearby. Okay? Nung padating si Peter and John, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. Now, he asked to receive strength. He actually asked to receive alms, food, or money to John, Peter and John. But when, you know, but I want you to notice the key phrase here. Gusto ko pong pansinin natin yung key phrase, yung susi ng pag-asa natin dito. Look at this, Acts chapter 3, verse 5 ng Book of Acts. Acts chapter 3, verse 5. Sabi po ron, so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Ano po yung susi natin? Expecting to receive something. Amen? Tayo po ba ay nag-expect na tayo po ay tatanggap sa ating Panginoon? Amen? And that is what God wants us to be. So this time, when Peter and John came by, ang sabi ni Peter sa Acts chapter 3, verse 6, sabi ron, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Amen. Even though that Peter and John said, silver and gold I don't have on that moment. Bakit mo on that moment? Because some religious group, I heard some religious group teaching that the disciples are poor. Yan po ang tinuturo po ng ibang mga religious group when they hear the scripture. They are telling that these disciples are poor. They are in poverty. Way back then, Jesus want them to be poor, you know, because of what the scripture that we read, you know. But no, hindi po yan ang ibig sabihin nito. That's not what it meant, okay? Well, not all the time, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, we are carrying money, you know. But it doesn't mean that you are poor. Hindi ho ba? Tayo po bang pupunta rito sa simbahan, may dala-dala tayo malaking cash? Hindi po. And nothing to give to the needy. Hindi po yon. That's not what the meaning of it. You don't have any money on that very moment. Amen? So maaari yung pagkakataon na yun, wala silang dalang pera. But notice the key point here. Pansinin po natin yung key point. He would have even asked them for money if he wasn't expecting it. Amen? He expecting something. Even though they said, silver and gold I do not have on that moment. Amen. Peter and John said, but such we have, I give it to you. Ano po yung meron sila? Sabi ron, he will never have it if he did not expecting it. Maaaring itong tango to hindi makakatanggap kung hindi siya nag-expect something. He was expecting something. And that's why Peter and John said, you know, pansinin po natin, our expectation work two different ways. Dalawang bagay po yung ating expectation. Your expectation work in positive ways, but it also work in negative ways. Either way, you expecting it. Ano man pong klaseng expectation meron tayo, no? It will work either ways. Amen. Kaya po, kuminsan, marami po tayong spekulasyon sa ating buhay. We expect something, but we expect bad things. We limit ourselves. You know, we sometimes, pag sinabi natin, sometimes, pagka panahon ng kainan, I cannot eat this kasi I expecting something to happen to me. Ayun na po. Nakakalungkot lang pong isipin. Kasi they expect things that will happen. So they cannot eat things because they are expecting that there will something happen to them if they eat this kind of food. You know, and that is what God wants. You know? God said, you know, binigyan po tayo, ang kalooban ng Diyos po sa atin ay managana. Sabi po ng Biblia, I wish above all things that you may prosper being
good health. Yan po yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Hindi po kailanman kinaloob ng Diyos na tayo ay mamuhay ng salat at tayo ay mamuhay ng may karamdaman. Amen. And that's why God tried to teach us that hope that God provided for us. Ang gusto ng Diyos, maunawaan natin yung tunay na kahulugan ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Sapagkat kung tayo ay every time that we expect something and we expect bad, that's what you get. Yan po yung makukuha natin. Kung ang in-expect natin ay puro sakit at karamdaman, puro kahirapan, that's what you get. And that is what the Bible says. That's why sabi ng Biblia, maliwanag, I wish above all things that you may prosper. That God desire for to his people is to have prosperity, good life, good health. Yan po yung kinaloob ng Diyos. Hindi kailanman kinaloob ng Diyos na ang tanyang mga anak ay may sakit at karamdaman. And that's why I always telling to that some people, we don't speak sickness in this church. Hindi natin pinag-uusapan kasi hindi po kalooban ng Diyos ang sakit karamdaman. That is the product of the enemy. Amen? What you expecting is the things that will happen to you. If you're expecting that you eat this and you're gonna get this, is that what you get? Amen? And that is what God is trying to tell us. And that's why we need to understand the real meaning of the word hope in our life for us to get a good result in our life. Amen? We need to have hope to the best. Amen? It is the desire accompanied by expectation or belief in fulfillment of your desire. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Now, let's go on Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, I guess you are familiar in this story about the centurion. Okay? A centurion is a commanding officer in the military who come to Jesus. Amen? Isang centurion. He is a government official, maybe he is a military. He is in command. Okay? Meaning to say he is in control of some people. Okay? And said, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. Ito po yung sabi nung centurion kay Jesus. Panginoon, yung pong aking servant ay nasa banig ng karamdaman at he is dying. You know, when we studied this one on our Sunday, we studied this on several Sundays already, and Jesus responded. Look at what Jesus responded in Matthew chapter 8, verse 7 to this centurion. Okay, sabi po rito in Matthew chapter 8, verse 7. Sabi po ron, and Jesus said to him, I will come and heal him. Okay? And sabi po nung, when this centurion complained about Jesus, that his servant is sick, and sabi po ng Panginoon, I will come to your home, and I will heal him. Hallelujah. So, look at this, verse 8. The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak the word, and my servant will be healed. Verse 9, look at this. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes. And to my servant, do this, and he does it. So the centurion recognized that he also a man who has an authority. Amen? So na-recognize ng centurion ito, sinasabi niya kay Jesus, Lord, you don't need to go to my house because I know how to be in the authority. Sapagkat meron din ako mga tauhan na lahat ng aking sabihin, sila ay sumusunod. Amen? Ano ang aking pagputos? Sila ay kumikilos. And they say, saying, in essence, I recognize authority in your word. Amen? Na-recognize ng centurion ito yung authority. Sapagkat siya mismo merong authority na katulad nung kay Jesus. Well, although it's different way, amen? The reason why he said, you don't have to come to my house, just speak the word.
Amen. Banggitin mo lang ang iyong salita at siya po ay gagaling. Amen. And Jesus turned to his disciple. Ano po sabi ng Jesus sa mga disipulo? Chapter 8, verse 10, sabi ron, when Jesus heard it, nung marinig ito na ating Panginoong Hesukristo, amen, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Hallelujah. So in the midst of Jesus, great faith that lean on the confidence or the authority in the word alone. Amen. But the point that I want to focus is, ito po yung gusto kong bigyan ng diin sa ating pinag-aaralan. In Matthew chapter 8, verse 13. Matthew chapter 8, verse 13, sabi dito, then Jesus said to the centurion, go your way, hallelujah, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Amen. And the definition of hope is not only confidence and expectation or belief. Notice that the man has hope and he had faith that if Jesus just spoke the word, amen, kung sabanggitin lang ng ating Panginoon ang kanyang salita, because there is power in the word of Jesus, then his servant would be healed. Amen. It means that you cannot separate what you truly are expecting from on that will actually happen in our life. Amen. Hindi po natin pwedeng paghiwalay yan kung tayo ay tunay na umaasa. Meron tayong hope sa mga bagay na ating ninanais. Siguro meron tayong mga ninanais sa ating buhay. No? Kadikit ito ng ating pananampalataya. It's always involved faith in our life. Amen? And that's why we are hope, confidence, expectation that God is going to do marvels, wonder, extraordinary manifestation of the greatness of God in the midst of us. Amen? Yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Sa ating kalagitnaan, sa ating pong ikalimang taon, 5 years, ng ating anniversary, ng ating CFCF Church, hallelujah, in 5 years. And that is what God is going to do in the midst of us. Marvels, wonders, extraordinary manifestation of the greatness of God in the midst of us, sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. As I told last Sunday that we need to expect good things every day. Every day po dapat in-expect natin, pag-gising pa lang natin sa umaga, we expect good things. Amen. Not only in this ministry, but in every areas of our personal life. Sa bawat isa po sa atin, dapat we expect good things. You know, get rid of those bad expectations in our life. Tanggalin po natin yung mga hindi magdudulot ng magandang kaisipan sa ating puso, sa ating buhay. You know, start thinking positive. Amen. Start thinking positive. Alisin na po natin yung mga junk, yung mga dinalagay ng kaaway sa ating puso, sa ating isip. You know? Get rid of those. You know, it won't help. You know? When you wake up in the morning, pagising natin sa umaga, expect good things that God will happen to you. Amen? Good things will happen to you. Amen? So don't allow Satan to work in our mind. Just trying to discourage you. You know, bibigyan tayo ng mga junk thinking sa ating kaisipan. And that is the work of the devil. You know, that is the work of the devil. Taniman tayo ng iba't ibang kaisipan sa ating mga buhay. So, the problem with some believers of Christ is like this. Kapag meron tayong nararamdaman kuminsan, ito ang mga padalas nating problema sa ating buhay. You know, bilang tayo, maski tayo nananampalataya sa Panginoon, pagka tayo nakaramdam ng something sa ating katawan o sitwasyon o nangyayari sa ating buhay, what is the first thing that will come out in your mind? You know? Yan ang tanong eh. Ano ba ang una nating papasok sa ating isip? Naku, pagka panahon na naman ng ganitong pandemic, ano naman mangyayari kaya? You know?
Ano ko, masakit na naman yung aking ganere. Ano na naman kaya ito? Ano kayang sakit na? Ayan ang tinatanim ng Diablo sa ating puso at kaisipan. At pagka dyan po tayo nagbulay-bulay at yan po yung ating pinaglaruan sa ating isip, then, that is bad. You know? So, it is bad. You know, wag po natin. That's why I tell you, get rid of those junk things that the devil is trying to put in our mind. More than likely that expect bad things, you know, that is what happened. Most likely we expect bad things in our life. They are mentally assented to it, amen, but they didn't truly expect it. Hallelujah. But if you expect it by way what the Bible says, kung ito po ay expect natin, lahat po ng bagay na nangyayari sa atin, ito ay expect natin ayon sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Kung ang lahat ng bagay, maaaring mga sitwasyon ngayon, sabihin nila, uy, magla-lockdown na naman. Hallelujah. Praise God, ano na naman kaya mangyayari? But praise God. God is so good. We've been proven that. Amen. We've been proven that, you know, dumaan. We are now almost year and more than almost, we are almost close to 2 years again of this pandemic. Di ba? But you know what? Because we get rid those thought and imagination in our mind, nakita po yung katapatan ng Diyos sa ating kalagitnaan. He provided everything. Hallelujah. Sabi nga ni Sister Diane, yung ating finance, sabi niya, mabuti pa nung may pandemic, mas mobile pa yung ating pera. Nung may pandemic, walang pandemic, tama-tama lang yung ating pera. Pero tayo ngayon, nakaranas ng pandemic, almost 2 years now. Pero yung ating finances, praise God, glory to God, abundance. Abundance. Why? Because God is true to His word. Totoo ang salita ng Diyos. If you don't doubt, you expect things good and not bad, that will happen to us. Anything you expect, ano man yung ating hinangad, ano ang ating tinanim sa ating isip, ano ang nakatanim sa ating puso. The Bible says, from the abundance of the heart, the mouth speak. Ano ang laman ng ating puso? Yan ang lumalabas sa ating bibig. Amen? Kung ang ating puso ay ang alam natin, puro tayo kahirapan, sakit, karamdaman, ang pinag-uusapan natin, puro sakit at karamdaman. Hindi ho ba? Pero kung ang pinag-uusapan natin, puro yung biyaya ng Diyos, yung what God wants you to have good life, to have good health, hallelujah, and claim it, and that's what you speak. Amen? And that will come to pass. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Masyado po tayong tahimik. Okay? So, but we expect the way that the Bible says. Expect the way what the Bible says. Then you have eager anticipation of it every day. Amen. Not only that, you talk every day. Pag-uusapan po natin yung kasaganaan ng Diyos araw-araw. Pagising pa lang natin sa umaga, pag-uusapan natin, walang iba, kundi yung kabutihan ng Diyos. So, once again, what is the Bible definition? It is a confident expectation and eager anticipation. Amen. It is a confident expectation and eager anticipation. And if you look as truth, nothing is happening. I will not stop hoping. Amen. Kung mga bagay na palagi natin walang nangyayari, don't stop hoping. Hallelujah. Hope for the best. Amen. Hope for the best. Hallelujah. Hope what God has promised. Amen. Get rid of those junk things in our mind because it won't help us. Hallelujah. So let's go in the book of Psalms. I would like to make another story here. In Psalms chapter 71 verse 14, sabi ron, but I will hope continually. Amen. Hope continually and will praise you yet more and more. Hallelujah. Patuloy tayong umaasa. Hallelujah. Habang tayo ay nabubuhay, as long as we live here on earth, we have hope. Amen po ba? And I will praise you more and more. Notice how his continuous hope is producing more and more praise. Hindi tayo magsasawang umasa sa Diyos because God
is faithful. Amen. God is faithful. People that truly hope, truly expect. Amen. Truly are confident. Meron tayong kasiguraduhan. You can shut them up. You cannot stop them to worship God because they have truly confident to His promise even before it come to pass. Bago pa man dumating, yung aming pinag-usapan our Bible study, ating Bible study, we need to thank Him in advance. Amen. Hindi pa man dumarating yung ating mga hinihiling, pasalamat na tayo sa Diyos. Sapagkat pinagkaloob na ng Diyos, God already provided all the things that we've been praying. Amen. Don't keep on asking because you already asked this. All you have to do is just give thanks. Pasalamat tayo sa Diyos before it come to pass. Amen. Yung kanyang patuloy na pagbibigay ng pag-asa ay nagbibigay sa atin ng matibay na pananampalataya doon sa mga taong tunay. I mean, tunay ha, hindi yung nagtutunay-tunayan lang. Tunay na umaasa. Tunay na nananalig, hindi nagdududa, walang pag-aalinlangan sa Diyos. Amen? Amen ho ba? So, confident expectation caused them to praise God even before it came to pass. And that's why we need to give thanks in advance. Amen? Hindi pa man natin nakakamit yung mga pagpapala, matutunan na nating magpasalamat sa mga bagay na kanyang gagawin. Hallelujah, because that's what we hope. That is what we hope for. Amen? We hope things. That is what the promise of God. Because the one who promised is no other than the creator of everything. Hallelujah. So, if you're truly expecting and anticipating marvels, wonders, and extraordinary manifestation of the greatness of God sa gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan, this coming 5 years anniversary ng Commission for Christ Fellowship and even to the individual life sa buhay po ng bawat isa sa atin, let make to you something important. Amen. Gawin po natin mahalaga sa ating buhay ang mga bagay na ito. Expect good things. Amen. Sa ating buhay. Hallelujah. Now, in the book of John chapter 5, let's make this story. Book of John, chapter 5, beginning verse 1. Sabi po rito, let's read this. Okay? John chapter, is that 15? Oh, okay. That's not the one. Okay. Listen to my, John chapter 5, if you have your Bible with me. After this was feast of the Jew, and Jesus went up to Jerusalem. Hallelujah. Verse 2. Now there is in Jerusalem by the sheep gate of a pool, which is called in Hebrew Bethesda. Okay? Having 5 porches. Verse 3. Look at this. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the move of the water. So, this is what we call the Bethesda. Ito po ay isang uri na swimming pool. Okay, way back then. But on that swimming pool, on the side of the swimming pool, there are some sick people around them. They are blind, they are lame, they are paralyzed, waiting for the moving of the water. Okay, so verse 4, look at this. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. So, nangyayari, I will try to explain this to you so we can understand. So, there is an angel come down on that swimming pool. At ang ginagawa po ng angel na ito, paikutin niya yung tubig. Okay? Doon sa loob ng swimming pool. Okay? And sabi ron, then, whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Okay? So, the scenario is like this. After that angel stirred up the water on the swimming pool, whoever come down on the water first, yung una na makababa doon sa tubig, you know,
siya daw po ay gagaling. Okay? Now, there is a certain, verse 5. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. Pero yung 38 years, 38 taon na siya na mayroong sakit na karamdaman. Verse 6. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Ang tanong po ni Jesus, gusto po ba nating gumaling? Gusto niyo bang gumaling? Amen. Amen. And that is what Jesus asked. Amen. So, the situation is every time that water is being stirred up by that angel, whoever come down first on that swimming pool, anumang uri na sakit at karamdaman ng taong ito ay gagaling. Subalit sa katatayuan ng isang taong ito na 38 years na mayroong sakit at karamdaman, hindi niya magawang mauna doon sa swimming pool when every time that the water is being stirred up because hindi niya kaya. Meron siyang sakit at karamdaman. Lagi siyang nauunahan. So what did you notice about this man? Ano po yung napansin natin? This man had lost hope. Nawala na siya ng pag-asa. You know? Of being recovered from being lame. You know? Kumisan sa ating pumbuhay, we have some kind of sickness that we've been so long na tayo ay pinahihirapan ng ating sakit at karamdaman. You know, maaaring iba sa atin may mga iniinom na gamot araw-araw and that's your maintenance. You know? And sometimes we are so much tied up on those things. The question of Jesus to that lame, sabi ng Panginoon, do you want to get well? Gusto po ba natin gumaling? You know? And this man lose hope. Nawala na siya ng pag-asa for so many, many years. Na siya ay mayroong sakit at karamdaman. At naubos na yung kanyang pag-asa. He lose hope. And believe that the only reason that he keeps showing up to the pool is out of religious duty. Amen? The reason why that guy, that he been 38 years na mayroong sakit karamdaman, the reason why he was there is because of that religious duty. Ano pong ibig sabihin nito? Just like a lot of people showed up in the church. Sasabihin, today is Sunday. And because it is Sunday, we need to be in the church. Ano po? Just show up for religious duty. And that is what happened to this man. You know? And this is, you know, yun po yung kadalasan na naging problema ng mga maraming mga mananampalataya. The reason why they are in the church is because of the religious duty. And that is not the CFCF church po. Hindi po yung taga-CFCF. Matagawi ang church po yan. Hallelujah! Praise God! And that is the other churches. Praise God! Hindi po tayo yun. Amen? This man does not expect to be healed. He lost hope. Nawala na siya ng pag-asa. He been in 38 years. Hallelujah! But he reached us to the point when he never expected to be the first one on the pool. Hindi niya na-expect na siya ay makakarating pa na mauuna doon sa swimming pool kasi there's so many sick people around him. Because the Bible says that when the angel stirred up the water, doing ahaluin ng angel, the first one, not second, not the third, but the first one in the pool will be healed of whatever disease he had. So he had lost hope, amen, and he expressed that he lost hope when Jesus said, if he need to get well, tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Amen? And this man responded to Jesus in a hopeless answer. Ito po yung sabi ng taong ito. John chapter 5, verse 7. So look at this. Then the sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another stepped down before me." So this man said, "Sir, nobody can help me down, go down there into the pool. Wala pong pwedeng tumulong sa akin para bumaba sa swimming pool na yon. I tried to get up and go out in the pool first, but I always come out late.
someone else always get in before me. The question is, then why he is showing up then? Bakit po siya dumarating pa rin doon? Bagamat alam niya na siya ay hindi mauuna, why he is still showing up there? Though he's in his mind, he doesn't have hope. He doesn't have to believe. He doesn't have to expect. He doesn't have eager anticipation. Why is he trying to do that? You know, siguro nag-aantay siya na wala nang bababa, maubos na yung tao. Wala nang tao na darating doon. And that is what he hoped for. Siguro pag akala niya baka sakaling maubos na rin yung tao at mauna na rin siya, magkaroon siyang pagkakataon na siya mauna. You know? So he can be the first one to jump in. Well, that might be take too long. You know, maaring dumating na mahaba pa ng period of time to wait. You know, it could be died before that thing happened. You know, because there are so many sick people there. But notice what produced hope. Tingnan po natin ano ang produced ng pag-asa sa kanyang buhay. Even though that he was in a hopeless situation. And Jesus said in John chapter 5 verse 6, sabi nito, do you want to made well? Gusto po ba nating gumaling? Amen. Example, we might bond many years in our life. Maaari tayo may sakit karamdaman, mahabang panahon, you have kind of situation in your life. Kaya sabi ko nga, you might have situation in your life that you almost lose hope, give up. You know, nawala na tayo ng pag-asa. Jesus asking, do you want to get well? Gusto ko ba natin gumaling? Amen. And of course, the man answered with a hopeless answer, but Jesus ignored that, you know. Sumagot siya ng yung bang parang hopeless na, but Jesus ignored it. Look at this verse 8 ng John chapter 5. And Jesus said to him, rise up, take your bed, and walk. And Jesus, immediately that man was made well, took his bed and walked, and that day was the Sabbath. Amen. Now, that would not be happen in the word of Jesus. First of all, he produces hope. Ang naging dahilan kaya po siya nakalakad muli is because of the hope that developed on his mind, on his life. He don't need to go down to the pool. The only things that he need is to get hope. Magkaroon ng asam, mag-asam sa kanyang buhay na siya po ay gagaling. And that is the all, so ito po yung tunay na susi ng tunay na kagalingan. The Word of God produces hope in our life. Amen. When Jesus said to this man, do you want to be well? It produces hope. Amen. Nabuo rito yung panibagong pag-asa. And that's why we have the Word of God. The Word of God that give us hope. Narito po yung ating pag-asa. Hindi po sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. A lot of people nowadays, their hope is on the vaccine nowadays. Amen. Yung kanilang pag-asa ay naroon sa bagong ngayon na kailangan na pag na-vaccinean ka na, meron kang para ma-steer up ulit. Booster, you know, their hope is in there. Pero our hope is not other than the Word of God. Amen. So how important the hope is? Gaano pa kakalagay yung hope natin? We just first, you know, we just finished the study about the word of faith. Pinag-aralan po natin about faith last time. But the word hope is not based on human principle. Hindi po ito nakabase sa ating sariling kaisipan. Yung sarili nating pananaw. Yung ating sariling kaparaanan. You know, hope is a biblical principle. Amen. Without faith, without hope, we will never raise up our expectation. Amen? So hope is this eager anticipation that something good is going to happen in our life. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 4 verse 18, sabi niya kay Abraham, when it looked through what God has promised him, will never be come to pass. Yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Romans chapter 4 verse 18, sabi roon, who contrary to hope, in hope believes, so that he become the father of many nations according to what was spoken, so shall be the descendant be. Amen.
gusto pong basahin sa Message Translation. Sabi po sa Message Translation, sabi po Romans 4:18, when everything was hopeless, kung ang mga bagay ay mga hopeless sa ating buhay, ang sabi po rito, Abraham, believe anyway. Alam po natin ang sitwasyon ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, you will be a father of many nations. Amen. If you look on the stars, the sun, that's how many children that you have. Subalit ang kanilang sitwasyon, Abraham is too old and Sarah was barren. It is impossible for them to produce children. But God said, because what God says, sabi ron, when everything was hopeless, Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis of what he saw, but of what God said he would do. Amen? Ano ang ating basihan ng ating pag-asa? The Word of God. Salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos atin, it will never develop our hope. When everything is hopeless, hallelujah, Abraham decided to believe it anyway. Sa kabila ng imposible sa kanilang buhay, Abraham chose to believe God's word. Not on the basis of what he saw, but what God he promised. Amen. I say, never give up on God's word. Hallelujah. Never give up on God. Hallelujah. Let the word be a final authority over our life. And for our last scripture, ito po yung ating last scripture, in Psalms chapter 37, verse 4, sabi ron, delight yourself also in the Lord, and He shall give your desire of your heart. Ano man po yung ating naisin, amen, na nakaayon sa salita ng Diyos. Ano man po yung ating asamin na nakaayon sa salita ng Diyos, sabi ron, you will get the desire of your heart. Amen. Makakamit po natin yung dinidesire natin sa ating puso. Mark 11:34, whatever we desire, when we pray, believe and you shall have it. Does anybody have a desire to have marvels, wonders, extraordinary manifestation to take place in your life? Meron ho ba tayong inaasam sa ating kalagitnaan? The only way it will happen is that you have to delight yourself in the Word of God. Amen. Other translation said, keep company with God. Get in on the best. Hallelujah. Get on the best. And what is the best? The Word of God. Yung salita po ng Diyos ang pinakamabisa, pinakamakapangyarihan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba? So staying in His presence, continually praising Him. Hallelujah. Staying in His Word. If you want to raise up the level of your expectation, then we need to stay on the Word of God. Hallelujah. Kaya nga po, ang offer ng Diyos, gusto ba nating maranasan ang tunay na kagalingan sa ating buhay? Well, God said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lang po yung daan. At ang katotohanan, maliban sa Kanya, wala na pong ibang daan. Only Jesus is the way. Kung gusto nating maranasan ang tunay na himala, tunay na kaginhawaan sa ating buhay. Amen? Kung gusto po nating maranasan yung malahat ng pangako ng Diyos na maging buhay sa ating buhay, then you need to have a relationship with God. Amen? Dapat meron tayong relasyon sa ating Diyos. And God said, lahat ng nilalang ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Only to those who receive Him as His Lord and Savior, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? And therefore, kung tayo po ay anak ng Diyos, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, we are going to enjoy the benefits of being a child of God. At kasama po roon yung ating kagalingan, kagaginhawahan, lahat po ng bagay na kinaloob ng Diyos, lahat po ng kinaloob ng ating Ama. Our Father never desired bad things to their children. Hindi ho ba? Kaya nga po, ang gusto ng Diyos, magkaroon po tayo ng right relation to Him. For us to experience
the goodness of our Father in our life. Amen. Kaya ngayon pong umaga, I would like you to stand up with me. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. And ngayon pong umaga, gusto ko pong imbitahan ang bawat isa. You know, if you want to experience that truly the manifestation of the Lord in our life, kung gusto po natin tunay na maranasan yung mga benepisyo, kasama na puro yung kagalingan, kasama na puro yung kaginhawahan ng ating buhay, kasama na puro ito yung ating kaayusan ng takbo ng ating buhay. In every areas of our life, be sure na tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, tayo po ay naging anak ng Diyos. Hindi lahat, tayo po ay lahat nilalang ng Diyos. Subalit hindi lahat ng tao ay binigyan ng karapatang matawag na anak ng Diyos. If you are if you want to receive Jesus Christ in your life and experience the goodness of our life in our life, tayo po ay yumuko sumandali. And I would like you to invite you to follow a very simple prayer. Very simple prayer lang po ang ating gagawin. Ang kaligtasan po, ang pagtanggap po sa ating Panginoon, hindi po ginawang complicated ng Diyos. It make it very simple for us that anybody can understand. Ang sabi ng Bible, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved and our name will be written in the book of life automatic. And when the time of judgment, there is a book that we're going to see if the name of the people is there. Those people who receive Him and accept Him as His Lord and Savior. Kaya po ngayong umaga, I would like you to invite in a very simple prayer. Tanda po ng pagtanggap natin sa ating Panginoon. It is a very simple prayer. Sumunod lang po kayo sa maiksing panalangin. I will make it in Tagalog so we'll may understand. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko sa aking sarili. Wala akong magagawa sa aking katawan. Subalit, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso. At ikaw ang aking Panginoon at Ama ng aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin sa mga orseto. Lord, nadinig mo, O Diyos, yung tunay na tumanggap sa iyo, sumunod sa maiksing panalangin, O God. Tanda ng pagsuko namin, O Diyos, na tinatanggap ka namin bilang Diyos at sabihin ng magligtas, Lord, ng aming buhay. Then our name is written in the book of life, Lord. At we have the assurance that no matter what happened in this world, we have the assurance, Lord, that you will be with us. Lord, makakasama mo kami to the everlasting life, sa buhay na walang hanggan na pinangako mo sa iyong mga anak. And Lord, you give us the benefit to become the child of God. Hallelujah. Lord, and we will enjoy the benefits of being a child of yours. Lord, kaya nga Panginoon sa oras ito, Lord, as I lay hands, O God, as I lift up my hands towards your people, even to those who people watching on us right now on our online service, Lord, abutin mo sila, Panginoon. Lord, katagpuin mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Whatever we desire, Lord, ano man po ang aming ninanais, Lord, maaaring meron kami mga hinahangad sa aming buhay. Sakit ka naman, mas kagalingan ng aming buhay, kaginhawahan ng aming buhay. Lord, katagpuin mo ito. Katagpuin mo yung mga anak o sa mga orsito sa lahat na tumanggap sa iyo bilang Diyos at sariling tagpagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, abutin mo po sila, Panginoon. Ipadaloy mo ang himala ng kagalingan, ang himala ng kaginhawahan sa buhay ng iyong mga anak sa mga oras na ito. And Lord, we receive, O God, the healing power that coming from you. Anumang uri ng sakit, anumang uri ng karamdaman, Lord. Lord, we don't need to go down to the pool, O God. All we need to do is hope, O God, panibagong pag-asa ang ma-develop sa aming buhay. And Lord, we will expect healing, deliverance, O God. Experience the goodness of God in our life, Lord. And Lord, maranasan ito ng iyong mga anak. Hallelujah. Sa mga oras ito, Lord. We claim victory, O God, tonight, this morning, Lord. And we receive your promise, O God. The promise of healing. The promise of the abundance, O God, of your people. Lord, we say thank you, O God. We say thank you for the things that you did in our life, Lord. Hallelujah.
And Lord, for those people who pray with us, Lord, abutin mo po sila, O Diyos. Maranasan namin ang tunay na pagpapala na nagbubuhat lamang sa iyo, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ibigay lang pag